Nazareno, magpapuri, alay namin sa'yo, dinigin ang dalangin at pagsama mo ng bayan mo. Viva poong Jesus Nazareno. Ako ang muling pagkabuhay, wika ng Panginoon, ang sino mang manalig sa akin ay mabubuhay kailanman. Viva poong Jesus Nazareno, awit at papuri, alay namin sa'yo, dinggin ang dalangin at pagsama mo ng bayan mo. Simulan natin ang ating pagdiriwang sa ngala ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Ang pagpapala ng ating Panginoong Hesukristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama at ang pakikipagkaisa ng Espiritu Santo naway sumainyong lahat. At sumainyo rin. Mga kapatid, aminin natin ang ating mga kasalanan upang tayo'y maging marapat gumanap sa banal na pagdiriwang. Inaamin ko sa mahapangyarihang Diyos at sa inyo mga kapatid na lubha akong nagkasala sa isip, sa salita at sa gawa at sa aking pagkukulang. Kaya isinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal at sa inyo mga kapatid na ako'y ipanalangin sa Panginoong ating Diyos. Kaawaan tayo ng mahapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Manalangin tayo. Ama naming mahapangyarihan, ginawa mong umusbong ang lalong marami pang Kristiyano mula sa dugong dumanak sa mga martir. Ipagkalob mong ang iyong pinagpupunlaang simbahan ay masaganang mapag-anihan mula sa dugong dumanak dito na galing kina San Carlos at mga kasama. Sa pamamagitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Magsiupo ang lahat. Pagbasa mula sa mga gawa ng mga apostol. Noong mga araw na iyon, dumating sa Cesarea si Haring Agripa at si Berenice upang bumati kay Festo. Nang matagal-tagal na sila roon, inihatid ni Festo sa hari ang tungkol kay Pablo. Si Felix ay may iniwang ditong sangbilanggo, wika niya. Nang ako'y nasa Jerusalem, isinakdal siya sa akin ng mga punong saserdote at ng matatanda na mga Hudyo at hiningin parusahan siya. Sinagot ko sila na hindi ugali na mga Romano ang magparusa sa sinumang nasasakdal na hindi muna nagkakaharap ang magkabilang panig at nagkakaroon ng pagkakataon makapagtanggol sa sarili. Ang nasasandal. Kaya nang dumating sila rito, hindi ako nag-aksaya ng panahon. Kinabukasan din, ipinatawag ko sa hukuman ang taong iyon. Na magkaharap-harap sila, sila na may hindi nila ipinagsakdal na anumang mabigat na pagkakasala na inakala kong ipaparatang nila. Ang pinagtatalunan lang nila
ay tungkol sa kanilang relihiyon at sa isang tao ang pangalan Jesus. Patay na ang taong ito, ngunit ipinipilit naman ni Pablo na siya'y buhay. Hindi ko malaman kung ano ang gagawin ko sa bagay nito, kaya tinanong ko siya kung ibig niya sa Jerusalem siya litisin. Ngunit tumutol si Pablo at hiniling na ipabaya sa emperador ang pagpapasya sa kanyang usapin. Kaya pinabantayan ko siya upang ipadala sa emperador. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Panginooy, may luklukang matatag sa kalangitan. Panginooy, may luklukang matatag sa kalangitan. Panginooy, papurihan, purihin mo kaluluwa. Ang pangalang yung banal, purihin mo sa tuwina. Ikaw, aking kaluluwa, ang Diyos ay papurihan at huwag mong lilimutin yaong kanyang kabutihan. Panginooy, may luklukang matatag sa kalangitan. Ang agwat ng lupa't langit, sukatin may hindi kaya. Gayon ang pag-ibig ng Diyos na may takot sa Kanya. Ang silangan at kanluran, kung gaano ang distansya, gayong gayon ang pagtingin sa sinumang nagkasala. Panginooy, may luklukang matatag sa kalangitan. Ang poon nga ang nagtayo ng trono sa kalangitan, mula doon sa nilikhay, magaharing walang hanggan. O purihin ninyo siya, kayong mga anghel ng Diyos, kayong mga nakikinig, at sa kanya'y sumusunod. Panginooy, may luklukang matatag sa kalangitan. Magsitayo na po ang lahat. Espiritu'y magtuturo ng aral at pagpupuro ni Jesus na ating guro. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Juan. Papuri sa iyo, Panginoon. Nang muling napakita si Jesus sa mga alagad niya at nang makakain sila, tinanong ni Jesus si Simon Pedro, "Simon, anak ni Juan, iniibig mo ba ako ng higit kaysa sa mga ito?" "Opo, Panginoon, nalalaman ninyong iniibig ko kayo," tugon niya. Sinabi sa kanya ni Jesus, "Pakanin mo ang aking mga batang tupa." Muli siyang tinanong ni Jesus, "Simon, anak ni Juan, iniibig mo ba ako?" Sumagot si Pedro, "Opo, Panginoon, nalalaman ninyong iniibig ko kayo." Ani Jesus, "Pangalagaan mo ang aking mga tupa." Pangatlong ulit na tinanong siya ni Jesus, "Simon, anak ni Juan, iniibig mo ba ako?" Nalungkot si Pedro sapagkat maikatlo siyang tinanong
iniibig mo ba ako? At sumagot siya, Panginoon, nalalaman po ninyo ang lahat ng bagay. Nalalaman ninyong iniibig ko kayo. Sinabi sa kanya ni Jesus, pakanin mo ang aking mga tupa. Tandaan mo, noong kabataan mo pa, ikaw ang nagbibihi sa iyong sarili at lumalakad kung saan mo ibig. Ngunit, pagtanda mo, iuunat mo ang iyong mga kamay at iba ang magbibihi sa iyo at dadalhin ka kung saan hindi mo ibig. Sinabi niya ito upang ipakilala kung paan. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magsiupo ang lahat. Isang magandang araw po sa inyong lahat. Araw ng Poong Jesus Nazareno. Araw ng ating pagdedebosyon. Kaya palakpakan muna natin ang ating mahal na Senyor. Usaping pag-ibig ang ating paksa sa araw na ito. Sabihin mo nga, pag-ibig. Gayahin natin si Monsi, sabihin mo, pagmamahal. Napaka-controversial po kapag pag-ibig ang pinag-uusapan. Ano? Hindi po ba? Yung mga marites dyan, di ba? Nabalitaan nyo na ba yung latest na tungkol sa pag-ibig? Pero bakit ganun? Kapag hiwalayan, putok na putok. Pero bakit kapag maayos ang pag-ibig, parang hindi magandang balita? Kapag hiwalayan, interesadong interesado tayo. Pero kapag maayos ang lahat, magandang pagsasama, parang hindi naman nababalita. Ang tumitrending, yung hiwalayan. Kaya maganda, akmang-akma sa araw na ito, ang paksa na ating pag-uusapan. Ito ay tungkol sa pag-ibig. Sinasabi, meron daw limang lengguwahe ang pag-ibig o five language of love. Kaya nga, kadalasan, may problema sa pag-iibigan dahil mayroong limang lengguwahe ang pag-ibig. May iba ang paraan ng pag-ibig. Pagbibigay ng regalo, giving gifts. May iba naman, tahimik, pero nakikita sa gawa, acts of service. Meron, nagbibigay ng panahon at oras, quality time. O para naman sa iba, ang pag-ibig ay kailangan nararamdaman. Nahahawakan. Kaya yung iba, touchy. Physical touch. Pero para sa iba, ang pag-ibig kailangan naririnig. At kadalasan, dito nagsisimula ang pag-ibig sa salita o words of affirmation. Gaya ng ipinakita ni Pedro sa ating ebanghelyo. Words of affirmation. Atras tayo ng kaunti para mabuo natin ang kwento, para maunawaan natin kung bakit si Jesus nagtatanong kay Pedro. Narinig naman natin, ano po? Tatlong beses, tinanong ni Jesus si Pedro kung iniibig ba ni Pedro si Jesus. Pero bago ang eksenang ito,
bago nagtanong si Jesus, matapos muling mabuhay ni Jesus at nagpakita sa kanila habang sila ay pumapalaot at nangingisda. Kung maalala niyo po, nung mamatay si Jesus, bumalik sa dating buhay ang mga alagad. Wala na si Jesus. Ano pang gagawin namin? Kaya nga, bumalik sila sa laot. Nangisda sila. At kung matatandaan natin, sa muling pagbabalik ng mga alagad sa pangingisda, wala silang nahuli. Imposible na walang mahuli ang mga magagaling na mangingisda. Pero sa pagkakataong iyon, wala silang nahuli. Kaya nga, nagpakita sa kanila si Jesus at inutusan silang ihulog ang kanilang lambat. Magbubukang liwayway na iyon. Para sa isang mangingisda, imposible ang makakuha ng isda kapag magbubukang liwayway. Pero dahil inutos ni Jesus, sinunod nila. At doon, nakahuli sila ng 150 klase ng isda. Hindi 150 piraso. Hindi po. 150 klase ng isda. Kaya nga, halos magkanda punit yung lambat. At pagkatapos ng tagpong iyon, ito na yung kwentong narinig natin sa Ebanghelyo. Matapos makahuli ng isda, pinakain ni Jesus, pinaghanda ni Jesus ng almusal ang kanyang mga alagad. Pinakain, pinaghanda, act of service. Isang paglilingkod. At matapos kumain, nina Jesus at Pedro, kasama ng kanyang mga alagad, 3 beses na tinanong ni Jesus si Pedro kung iniibig ba niya si Jesus. Tanong tungkol sa pag-ibig, words of affirmation. 3 beses. At sa 3 beses na ito, tila nakulitan si Pedro kay Jesus. Pero alam nyo, kung maaalala natin, kapalit lang naman ito ng 3 beses na pagtatwa ni Pedro kay Jesus. Naalala nyo yung kwento? Hindi ba? 3 beses itinatwa si Jesus. Pwede nating isipin ganon. Pero, sa palagay ko po, hindi kailanman hihingi si Jesus ng kabayaran. Pwede nating tignan na 3 beses dahil kapalit ito ng 3 beses na pagtatwa. Pero sa palagay ko, hindi ganon ang Diyos. Hindi ganon si Jesus. Hindi siya hihingi ng kabayaran kahit sa ating mga kapalpakan. Tingin ko, ang mas gustong bigyang diin ni Jesus kay Pedro ay isang klase ng pag-ibig na higit sa salita, higit sa words of affirmation, kundi isang klase ng pag-ibig na nagbibigay ng sarili o nagbibigay ng serbisyo. Kaya nga, sa bawat salita ni Pedro na opo, iniibig kita, ang sinasabi ni Jesus sa kanya, pakanin mo ang aking tupa. Alagaan mo ang aking mga tupa. Hindi ba ganun yung sagot ni Jesus?
Ang daling sabihin, I love you too. Kung sinabi ni Pedro, iniibig kita. Dapat ang sagot, iniibig din kita. Pero ang sagot ni Jesus, pakanin mo ang aking mga tupa. Hindi salita, kundi gawa ang gusto ni Jesus. Pakanin, gaya ng ginawa ni Jesus sa kanila. Matapos ang lahat, matapos ang pagtatatwa, ipinaghanda sila ng almusal. Pinakain sila, pinagsilbihan sila. Acts of service, isang pag-ibig na nagbibigay ng sarili. Sa aking palagay, ito po yung aspeto ng pag-ibig na pinakamalalim. Kumbaga, ito yung matatawag kong matured kind of love. Pwede yung iba, masalita, matext, chat, tawag, kwentuhan, o sabihan ng I love you ang paraan ng pag-ibig. Ang ilan naman, pwedeng pagbibigay ng regalo, pagbibigay ng oras, ng panahon. Pwede rin, ang iba naman, mahawak, maakbay. Pero pansinin natin, lahat yon naluluma, kumukupas. Kapag sarili o serbisyo ang ibinibigay, lagi itong bago. Lagi itong bagong karanasan. Hindi naluluma at hindi nakakasawa. Dahil kapag sarili ang binigay, mas lumalalim ang pagmamahal. Hindi po ito sa usapin lang ng romantikong pag-ibig. Pwede itong pag-ibig sa bayan, pag-ibig sa bansa, pag-ibig sa trabaho, pag-aaral, propesyon o bukasyon. Kapag binigay mo ang sarili mo dahil sa pag-ibig, mas lalo mo itong napapalalim. Hindi ba? Pag mahal mo ang iyong bansa, gagawin mo ang lahat. Hindi ka lang sigaw ng pagbabago. Ikaw mismo ang gagawa ng pagbabago. Kung mahal mo ang iyong komunidad, di ba? Kahit hindi mo kalat, pupulutin mo. Kung mahal mo ang simbahan, maglilingkod ka kahit walang kapalit. Oh, yung mga lingkod natin, ha? Hindi ibig sabihin, nandito ka naglilingkod. Acts of service. Hindi acts of service kung may nakukuha kang kapalit. Father, outing naman kami dyan. Diba? May nakuha kayong kapalit. Oh, Father, scholar naman yung anak ko. Diba? May nakuhang kapalit. Kaya hindi ibig sabihin naglilingkod sa simbahan, acts of service. Dahil ang tunay na paglilingkod, walang nakukuhang kapalit. Ang tunay na umiibig, kayang ibigay ang sarili kahit walang kapalit. Mga kapatid, ito po ang nais na pag-ibig ni Jesus. Pumupunta tayo sa Quiapo. Hindi naman natin binibilangan ng Diyos kung magkanong pamasahe na ang nagastos ko. Pumupunta ka sa Quiapo bilang pagsisilbi sa Diyos. Hindi nagkukwenta at hindi nagbibilang. Dahil ang tunay na pag-ibig, nagbibigay ng sarili. Amen? Amen. Magsitayo na po ang lahat.
Minamahal kong mga kapatid, bunga ng pagkaunawang isinugo tayo sa misyong katulad ng kay San Pedro, hilingin natin sa Diyos Ama na palakasin ang ating pananampalataya at pag-ibig. Ating sambitin sa bawat panalangin, Ama, pagpalain mo ang iyong kawan. Ama, pagpalain mo ang iyong kawan. Ang Santo Papa at lahat ng may katungkulan sa simbahan, naway gabayan ng banal na Espiritu, manalangin tayo. Ama, pagpalain mo ang iyong kawan. Ang mga mag-asawa, naway magkaroon ng matalas na pakiramdam sa pangangailangan ng bawat isa at maging maligaya sa kanilang pagsasama. Manalangin tayo. Ama, pagpalain mo ang iyong kawan. Ang mga makasalanan, naway makatagpo ng pag-asa at lakas ng loob sa pagpapatawad ng Panginoon kay San Pedro. Manalangin tayo. Ama, pagpalain mo ang iyong kawan. Ang mga may sakit at nababagabag, naway makaranas ng presensya ng Panginoon sa gitna ng kanilang mga pagdurusa at paghihirap. Manalangin tayo. Ama, pagpalain mo ang iyong kawan. Ang mga yumaong mahal natin sa buhay, naway makatanggap ng liwanag, kaligayahan at kapanatagan. Manalangin tayo. Ama, pagpalain mo ang iyong kawan. Sa katahimikan, ating ilapit sa Diyos ang ating mga pansariling kahilingan. Manalangin tayo. Ama, pagpalain mo ang iyong kawan. Ama naming nasa langit, isinugo mong iyong anak upang iligtas ang mundo sa pamamagitan ng gawain ng iyong simbahan. Palakasin nawa ang aming loob ng halimbawa ni San Pedro upang magsikap kami para sa paglaganap ng iyong kaharian sa lupa. Hinihiling namin ito sa pamamagitan ni Kristo na aming Panginoon. Amen. Magsiupo ang lahat. Magsitayo na po ang lahat. Manalangin kayo mga kapatid upang ang paghahain natin ay kalugdan ng Diyos Amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, kaming naghahain ng mga alay ay nagsusumamo na maganap nawa namin ang paglilingkod na ito, katulad ng mga martir na ginawaran mo ng kakayahan na mamatay kaysa ikaw ay talikuran. Kami naway makapaghandog ng may kaluobang nakatalaga sa iyo sa pamamagitan ni Yesu Kristo kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Itaas sa Diyos
ang inyong puso at diwa, itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan. Ngayong aming kagalakan na sina San Carlos, Luwanga at mga kasama ay parangalan. Sila'y kapanalig naming may paninindigan na ikaw ay pahayag kahit sila'y mamatay, sapagkat minarapat mong kanilang matularan ang iyong anak na naghain ng sariling buhay. Tulad ng naganap sa iyong anak, ang dugo ng mga martir ay dumana, hindi dahil sa katatagang likas, kundi dahil sa iyong bigay na lakas. Kaya kaysa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan. Kaya't sa pamagitan ng iyong Espiritu ay gawin mong banal ang mga kaloob na ito upang para sa amin ay maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesukristo. Bago niya pinagtiisang kusang loob na maging handog, hinawakan niyang tinapay, pinasalamatan kanya, pinaghati-hati niya iyon, iniyabot sa kanyang mga lagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at kanin, ito ang aking katawan na inihahandog para sa inyo." Gayun din naman, nung matapos ang hapunan, hinawakan niyang kalis, muli kanyang pinasalamatan, inabot niyang kalis sa kanyang mga lagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan, ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alaala sa akin." Magsitayo na po ang lahat. Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alaala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya't inaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Sinasamo namin kaming magsasalusalo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mong iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kaysa ni Francisco na aming Papa, ni Jose na aming obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay na may pag-asang sila'y muling mabubuhay, kayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kaawan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawan mo at pagindapating kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaisa
na mahal na Birheng Maria na ina ng Diyos, ng kabiyak ng puso niyang si San Jose, kaysa ng mga apostol ni San Juan Bautista, San Carlos Luanga at mga kasama, at ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo. May pagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa kararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Hesukristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos Amang Makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Sa tagubili ng mga nakahagaling na utos at turo ni Jesus na Panginoon natin at Diyos, pahayag natin ng lakas loob. Ama namin sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para nang pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming ipahintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Hinihiling namin kami iadya sa lahat ng masama. Pagkaloban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan. Samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Hesukristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Hesukristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumaiyo rin. Magbigayan kayo ng kapayapaan sa isa't isa. Kapayapaan po para sa lahat. Peace be with you. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Magsiluhod po ang lahat. Ito ang Kordero ng Diyos. Itong nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan. Mapalad ang mga inaanyayahan sa kaniyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Ang katawan ni Kristo. Amen. Thank you.
Magsitayo na po ang lahat. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, ngayong napagsaluhan na namin ang banal na pakikinabang sa paggunita sa mga martir na hindi naigupo ng kamatayan, kami nagsusumamo na ang nagdulot sa kanila na paninindigang magtiis ay magbigay dinawa sa amin ng pananampalataya at pag-ibig sa gitna ng mga dapat pagtiisan dito sa daigdig. Sa pamamagitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Pagbabasbas ng Poong Jesus Nazareno. Mahal na Poong Jesus Nazareno, inihayag mo sa pamamagitan ng krus ang walang maliw na pag-ibig ng Diyos sa sangkatauhan. Pakinggan mo ang kahilingan ng iyong angkan na nagsusumamo sa iyo. Maangkamtanawan nila ang inyong katugunan at tanggapin ang kasagutan na may utang na loob na tinatanaw. Basbasan din po ninyo ang lahat na may karamdaman, nahihirapan, may mga dalang imahen at dasalan. Sa pamamagitan ng bendisyon na ito, naway maalala nila ang mga pangako nila noon sa binyag na ikaw ang kanilang iibigin at paglilingkuran bilang Panginoon, magpasawalang hanggan. Amen. At pagpalain kayo ng makapangyarihang Diyos, Ama, Anak, at Espiritu Santo. Amen. Tapos na po ang ating pagdiriwang humayaking taglay, ang pag-ibig at kapayapaan ng Poong Jesus Nazareno. Salamat sa Diyos.